Hello, magandang gabi po sa bawat isa ng mga nakikinig po sa atin ngayon, mga nakasubaybay. Welcome po sa ating Soaking Night. Huwag niyo pong kakalimutan na i-like at i-share po ang ating video upang marami pong makapakinig ng salita ng Panginoon. At ako po naniniwala na napakahalaga ng salita ng Panginoon sa buhay nating lahat. Amen. At dalangin ko po na kumilos si Lord sa gabing ito. Mangusap po si Lord sa buhay ng bawat isa ng mga nakikinig po ngayon. Welcome po at shoutout po sa lahat. Kung saan man po kayo naroroon, maaari nyo po bang i-comment dyan sa comment section kung saan kayo nanonood. Ako naniniwala na hindi lang po tayo napapanood o napapakinggan sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa din po. Nakikita ko po na may mga nanonood sa atin sa ibang bansa. At welcome po sa lahat. Sa mga taga Bulacan, yan, welcome po sa inyo. Taga QC, taga Manila, meron din, yan, welcome po. Sa ibang bansa, hindi ko na po kayo maisa-isa. Welcome po sa lahat ng nanatili at na sumusubaybay sa ating mga services online. Alright? And I pray that God will move mightily sa buhay ng bawat isa, saan man po kayo naroroon. Alright, and I'm so excited to share the Word of God sa buhay ninyong lahat. Kasi po, grabe, alam kong may magagawa ang salita ng Panginoon sa buhay natin. No? So, mga hypers, grabe, welcome. Mga Kaya, KSC, J-Kids, alright, at KC, yan. Alam niyo po ba, isa sa mga hinahangaan ko po dito ay yung mga KC. Dahil sa dami na kanilang pinagdaanan, sa dami ng kanilang naranasang problema, ay nananatili pa rin po sila sa biyaya ng Panginoon. Amen po ba mga KC? Alright? At ako po, kung makakasama nyo po, si Nanay Tasing, grabe, magiging masaya po ang inyong buhay. Alam niyo po, sa kanya, siya po nagsabi sa akin na sa panahon pala ni Jesus Christ, meron ng cellphone. Diba nga po, sa panahon ni Moses, meron ng tablet. Sa panahon po ni Jesus, meron na daw cellphone. Alam niyo kung bakit? Kasi po si Peter may denial. At hindi lang isang beses, kundi tatlong beses may denial. Ako, Nanay Tasing, alam ko na kung sino tinawag denial ni ano, ni Peter. Alam mo lang kung sino? Si Judas. Bakit? Kasi naghang. Alright? Oh, ano ka ngayon, Nanay Tasing? Okay, anyway. Joke lang po yun, no? Baka pag tinanong kayo, anong message ng Soaking Night? Cellphone, gano'n. Alright, so anyway, tonight, grabe po, no? I'm so excited dahil ang pag-uusapan po natin, ako, huwag niyo kakalimutan na i-share po itong video na ito. I-share po ninyo sa mga kamag-anak ninyo, kakilala po ninyo, kaibigan po ninyo, dahil alam ko po na inawala na kailangan nila ang salita ng Panginoon. Kung tayo nga po mismo, mga Christian na mga believer na ay kailangan natin ng salita ng Panginoon, how much more yung mga kaibigan natin na hindi pa nare-reach out? Amen? Kaya i-share nyo na po ito. Baka nga kailangan na kailangan nila ito at naghihintay lang sila na may mag-share po sa kanila. Kaya i-share nyo na po ito. Because God's Word is so powerful. Tandaan nyo, one word from God can change everything. Amen? Amen? Because tonight, we will talk about the constant in life. Alright? The constant in life. So, shall we pray? Father in heaven, speak to us through your word. Use me as your instrument to deliver your word. May this word be powerful, can change our life, Lord God. In Jesus' name, amen and amen. Maaari niyo pa bang i-comment sa comment section? The constant in life. The constant in life. At yan po yung pag-uusapan natin. Amen? So, dalawang bagay lang po ang gusto ko i-share po sa inyo. No? Pag sinabi po natin constant, ibig sabihin po niyan, ito yung mga continuously or nagre-remain. Kumbaga, as is, nandyan na. Alright? Yung constant. Alright? Yung hindi nagbabago. Alright, ang tanong, ano itong mga ito? Yun yung magandang tanong eh. Ano yung mga constant in life na meron tayo ngayon sa buhay po natin? Number one is changing world.
All right. Changing world, that is constant. Nagbabago ang mundo. Pabago-bago po ang mundo. Sabi po sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 8, no? Sabi sa verse 1 and 2 muna, there is a right time for everything. A time to be born, a time to die, a time to plant, a time to harvest. Sa verse 8 sabi dito, a time for loving, a time for hating, a time for war, and a time for peace. Ibig sabihin po dito that this world is changing. Amen. Nagbabago po ang mundo. In fact, pasama nga ng pasama, di ba? Hindi na gumaganda, pabago ng pabago. That is constant. Alright, nagbabago ang mundo. Constant po yun. Diba? Dati, ito yung mga nangyayari. Diba? Comment nyo po yan or ano tayo, tawag dito, roll call po tayo kapag naabutan nyo itong mga ito or nagawa nyo itong mga ito. Diba? Diba po dati, ang mga laro ay yung mga tagu-taguan, patintero, loksumbaka, diba? Chinese garter, piko, diba? Tumbang preso, Jackson. Sino po mga naabutan yan o mga nagawa po yan? Comment nyo po dyan, alright? So, yan po yung mga laro dati. Mga sikat po dati yan, diba? Enjoy na po tayo dyan. Pero ngayon, nagbago na. Ano na ngayon? Puro online games na. Sa gadgets na ang mga laro. Online, ML, COD, diba? Roblox, diba? Ang dami na pong games ngayon. Online na. Okay, nagbago. Nagbago yung takbo ng panahon, takbo ng mundo. Okay, ito pa. So comment nyo kapag naabutan nyo po ito, alright, napanood nyo ito, yung mga palabas noon, o yung mga sikat na artista noon. Ito, yan. You Home Along Daliles. Alright, Daliles. Dariles. Si Dolphy at Babalu, di ba? Yung iba nawala na, mayapa na, no? Ano pa yung mga sikat na palabas noon? Yung mga kampanerang Kuba, baging sino ka man. Ano pa ba? Mula sa puso. Sige, comment nyo po dyan. Ano pa yung mga palabas noon? Sige, alright? Alam ko, alam nyo po yun. Kasi mga naabutan nyo po yun, no? Yan yung mga palabas noon. Ngayon, nagbago na din. Ano na mga sikat ngayon? Yung mga K-pop, mga K-drama na ngayon. Okay, yung mga comedy ngayon. Ose Wally, di ba? Ayun yung mga nagbago. So may pagbabago. At ano pa, yung mga pagkain noon, yung mga chichirya noon, ano yon, yung mga piwi, pom-poms, naabutan nyo po ba yon? Mga Richie, mga Chippy, mga piwi, at iba pa, di ba? Naabutan nyo po ba yon? Alright, yung bubble gum, yung pintura, okay? Alright, ginagawang lipstick. Okay, comment nyo dyan, mga naabutan nyo po dyan. At alam nyo po ba, isa sa mga paborito kong chichirya noon, ay ito, yan, yung lumpia. Alam niyo po dati, nung walang-wala kami, wala na rin yung tatay ko, umaasa lang ako sa pinsang ko. At alam niyo po ba, piso lang, napakahalaga na po sa akin noon. Bakit? Kasi po makakabili na ako ng lumpia. Yung lumpia, ang lalaki po niyan, 3 piraso. Breakfast, lunch, at dinner ko na po yan. Piso lang po yun, ha? Napakahalaga na po sa akin nun. Biruin po ninyo, lumpia. 3 piraso. Diba? Pero God is good. Amen? Sino po naniniwala that God is good? Dahil dinadaan po tayo sa mga sitwasyon na kung saan ang tanging maaasahan lang natin ay siya. Anumang daanan natin, anumang sitwasyon o problema na kaharapin natin, may maaasahan tayo. Walang iba kundi ang Panginoon. Amen? God is good. So, nagbabago ang mundo at yung mga nasa mundo. Yung kaibigan mo, nagbabago. Yung asawa mo, nagbabago. Dating sweet, ngayon hindi na. Dating hinahatid ka, ngayon hindi na. Nagbabago eh. Ikaw nga rin, nagbabago. So, changing world is constant. Okay? Amen? That is constant. Panahon, nagbabago. Biruin mo, pandemic na. Dati, physical, face-to-face, yung service natin. Ngayon, online na. Nagbago rin.
Amen. Yung mga church na ayaw sa social media dahil sa demonyo daw yan, eh ngayon, nag-social media na rin. Hello? Because nagbabago eh. That is constant. Yung mga dating naniniwala sa Diyos, may mga hindi na naniniwala. Yung mga hindi naman naniniwala noon, ay naniniwala na ngayon. Changing world, that is constant. Amen? At sinasabi po natin, here's the thing, no? Sinasabi po natin that the only constant in life is change. Right? Lagi natin nababanggit yan. Change. Diba? Ang tanging constant lang sa mundong ito ay pagbabago. Pero alin niyo po ba, there is one. There is one more that is constant. Are you ready for this? Ito, maganda po ito. Ano pa yung isang hindi nawawala or constant as is nandyan na, no? Kung yung una, changing world, itong pangalawa, and this is constant, unchanging Lord. Ay, grabe. Unchanging Lord. Sabi ng Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. It's constant. Hindi nagbabago. Kung ano o sino siya noon, ganito pa rin siya hanggang ngayon. Kung tapat siya noon, tapat pa rin po siya hanggang ngayon. Amen? Amen? Comment nyo yan. Amen. Amen and amen. Grabe. Kung nag-provide siya noon, kaya niya pa rin mag-provide hanggang ngayon kasi hindi siya nagbabago. Amen? Ay, hallelujah. Woo! Kung nag-provide siya noon, magpo-provide po siya hanggang ngayon. Kung nagpagaling siya noon, hey, listen to this, ha? Kung nagpagaling siya noon, anumang sakit, anumang kapansanan, imposibleng gumaling, hanggang ngayon, kaya niya pa rin magpagaling. Kaya anumang sakit na meron ka, cancer man yan, o sinabi ng doktor na hindi na kayang malunasan, maintenance na lang, ako naniniwala na kayang pagalingin po ng Panginoon yan. Hallelujah! Amen! Dahil hindi po siya nagbabago. He can heal yesterday, He can heal today, and He can heal tomorrow. Hallelujah! Bakit hindi niya kaya magpagaling? Bakit hindi niya makaya mag-provide hanggang ngayon? Bakit? Nababawasan ba kapangyarihan ng Panginoon? Ibig sabihin ba, mas makapangyarihan siya noon kaysa ngayon? Hindi. Hindi siya nagbabago eh. He is still the same yesterday, today, and forever. Amen? Kung ano yung kaya niyang gawin noon, kaya niya pa rin gawin hanggang ngayon. Because He never changed. Hindi nababawasan ang kapangyarihan po ng Panginoon. Anumang imposible sa buhay mo, kayang-kayang ayusin ng Panginoon. Anumang nawala sa buhay mo ngayon, hallelujah, kayang-kayang ibalik ng Panginoon sa iyo ng triple o higit pa. Amen? Hallelujah. God is alive and God is good. God is here right now. Saan man po kayo naroroon, grabe, nandyan po ang Panginoon. He never changed. Sabi nga po ng Malachi 3:6, sabi dito, "For I am the Lord, I do not change." Alright, ang mundo nagbabago, that is constant. Pero ang Diyos hindi nagbabago, that is also constant. Magbago man ang sitwasyon, tandaan nyo to, ha? Magbago man ang sitwasyon, si Lord hindi magbabago. Magbago man ang mundo, si Lord hindi magbabago. Magbago ka man, si Lord hindi magbabago. Kung pinatawad ka niya noon, kaya ka pa rin niyang patawarin hanggang ngayon. Kung mahal ka niya noon, mahal ka pa rin niya hanggang ngayon. Hindi nagbabago yon. Kung tanggap ka niya noon, tanggap ka pa rin niya hanggang ngayon. Hindi nagbabago yun because God never changed. Amen? That is constant. Hallelujah. Maliit man o malaking problema, si Lord mananatiling tapat. Amen?
may trabaho man o wala, si Lord mananatiling mabuti. Maniwala ka man o sa hindi, si Lord ay mananatiling Diyos. And that is constant. Amen? So, dalawang bagay na constant sa buhay po natin. Yes, change is constant. Itong mundo nagbabago, but also, we have an unchanging God in a changing world. Hindi nagbabago ang Panginoon. Tandaan po natin yan. And that is constant. Kaya hindi na po tayo magdududa. Anumang problema na daanan po ninyo, anumang sitwasyon na mahirap sa inyo, na kung saan namatayan ka ng mahal sa buhay, and then magdududa ka sa Panginoon, Lord, bakit sa akin pa naranasan to? Bakit ako pa? Bakit hindi na lang yung kapitbahay ko? Don't doubt God, because He never changes eh. Kung ano yung pinakita ni Lord noon sa'yo na kabutihan, amen. At kung si Lord mabuti, mabuti pa rin si Lord hanggang ngayon. Because He never changes. Yung karakter po ng Panginoon, eto, listen to this. Mga kapatid, mga nakikinig po ngayon, mga first time na mga nanonood po ngayon, listen to this. Si Lord hindi nagbabago at hindi maapektuhan ng anumang pagbabago sa mundo ang karakter ng Diyos. Kumbaga, yung kabutihan ng Panginoon hindi nagbabago pagbago man yung sitwasyon. Pumangit man yung sitwasyon mo. Hindi ibig sabihin nun na nagkasakit ka, ay, di na yata ako mahal ng Panginoon. Di na yata ako care ng Panginoon. Hindi ganun eh. Amen? Ay, wala ako na akong trabaho. Inalis ni Lord yung trabaho ko. Siguro hindi na ako mahal ni Lord. Hindi ganun eh. God never changes. That is constant. Ay, inalis ni Lord yung jowa ko. Siguro hindi talaga ako mahal ni Lord. Hello? God never changed. There is a reason why those things happening to you. Kaya baka kaya inalis ni Lord sa'yo yung jowa mo, baka kasi nakakalimutan mo na siya. And that's one thing na ginagawa ng Panginoon para maalala mo siya at para mapakita niya na mahal ka niya. Dahil kapag hindi niya inalis sa'yo yung jowa mo, baka mapalayo ka, mapariwara ka, okay, saktan ka lang ng jowa mo. Hey, God never changes. Ah, kaya ka pala nawalan ng trabaho dahil merong mas mabuting trabaho para sa'yo. Kaya pala inalis ni Lord yung trabaho na yun kasi yung pala yung magiging dahilan para magkaroon ka ng bisyo, mawalan ka ng relasyon sa Diyos. Kaya inalis sa'yo ni Lord yun at bibigyan ka ng panibagong trabaho na kung saan mas mapapalapit ka sa Panginoon. God never changes. Ganon kabuti ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya ka pala may sakit para ipakita sa iyo ni Lord na siya lang yung nagpapagaling, para mapakita rin sa iyo ni Lord na kung saan mas tumibay ang iyong pananampalataya, mas magtiwala ka sa Kanya. Amen? At mas mapakita ni Lord kung sino siya sa buhay mo. God never changes, and that is constant. Whatever is happening in this world, there is pandemic, online services na tayo ngayon, nagbago man ang service natin, hindi na tayo physical, pero ang Diyos hindi pa rin po nagbabago. Kung paano siya kumilos, nung nandito tayo sa Biluna, nagsiservice po tayo, kaya pa rin niyang kumilos even though nasa online tayo ngayon. Kahit nanonood kayo sa cellphone, laptop, or iPad, or desktop, God is still the same. He can move, He can heal, amen? He can redeem. He can do amazing things in our lives because He never changes. Amen? Hindi po nagbabago ang Panginoon. Kung ano yung naranasan natin dito physically, yung nag-worship tayo sama-sama, yung mga breakthrough, yung grabe, kayang-kaya pa rin gawin po ng Panginoon nga even though this is online. Amen? Bakit? Because God never changes.
Hindi porket online ay nagbago na o humina na yung kapangyarihan ng Panginoon. Hindi porket online ay hindi nakikilos ang Panginoon. Because God never changes. That is constant. Tandaan po natin yan. Amen? And that is constant. Let us be reminded that in a changing world, we have unchanging Lord. He never changed. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Tandaan po natin yan. Ano mang sitwasyon, magbago man ang estado ng buhay mo, sa relationship, sa sarili mo, magbago ka man, ang Diyos hinding-hindi magbabago. Amen? He is the same yesterday, today, and forever. He never changes. Kaya sa mga nakikinig po ngayon, sa mga nakasubaybay po ngayon, comment nyo dyan, my God never changes. He is alive. Amen. At abangan ninyo, tandaan po ninyo, there is more, hindi pa tapos si Lord. Hanggat nabubuhay po tayo sa mundong ito, mayroon pang gagawin si Lord sa buhay natin. Hindi pa tapos si Lord. Amen? Amen. At tandaan po natin to. Ito, lagi ko po itong sinasabi. Lagi ko po itong sinasabi. Anumang sitwasyon, anumang problema, mabigat man na kinakaharap mo ngayon, emotionally meron ka, anxiety meron ka, nade-depress ka, ang dami mong inaalala ngayon, ang dami mong iniisip ngayon, nahihirapan ka na, ito yung tamang panahon, tamang oras ito. Kung nakikinig ka ngayon, this is the right time, ito, tatandaan mo to. Misa nawawala ka na ng pag-asa, nalulungkot ka na, nahihirapan ka na, pagod ka na, gusto mo na sumuko, remember this. Hanggat buhay ang Diyos, may pag-asa. Hallelujah. Hanggat buhay ang Diyos, may pag-asa. Ang question, you know, hanggang kailan yon? At kayo nang bahalang sumagot. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Father in heaven, you are the God whom we serve, Lord God. Ikaw yung Diyos na makapangarihan. Ikaw yung Diyos na kayang gawin ng lahat at hindi ka nagbabago, Lord God. Salamat sa iyong mga salita na kung saan itong mga salitang ito ay pangahawakan po namin, Lord God, na magbago man ang mundo, ikaw kahit kailan hindi ka magbabago. Mananatili kang mabuti, mananatili kang tapat sa buhay namin, Lord God. Salamat po. Sa lahat ng mga nakikinig po ngayon, saan man sila naroroon, dalangin ko, Ama, na patnubayan mo sila, kumilos ka sa buhay nila, samahan mo sila, Lord God, at higit sa lahat, matagpuan nila at masugpungan nila ang iyong kaharian, Lord God, na kusaan sa iyong kaharian, nandun lang lahat ng aming hinahanap, hindi kami mag-aalala sa lahat ng aming pangangailangan, dahil sa iyong kaharian, nandun na lahat ng aming pangangailangan. Salamat po, Ama, at dalangin ko sa lahat ng mga nakikinig po ngayon na patuloy mong palakasin, patatagin, Lord God, patuloy mong i-provide lahat ng kanilang pangangailangan. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan sa amin. Hindi ka nagbabago, Ama. Dalangin ko na saan man kami naroon, anumang sitwasyon ng buhay namin, Lord God, ay samahan mo kami, Ama. Salamat na kung saan nagbago man minsan kami, nagkakamali kami, pero ikaw hindi ka nagbabago. Patuloy mo kami pinapatawad, patuloy mo kaming minamahal, Lord God. Salamat po sa lahat, sa mga KC, Ama, sa mga Hypers, J-Kids, KSC, Lord God, sa Kaya, Lord God. Salamat sa gagawin mo pa. Alam ko po, there is more, Lord God. May plano ka pa, Lord God, at may gagawin ka pa hanggat nandito kami sa mundong ito, Lord God. Hindi ka pa tapos, Lord God. Hindi kami susuko, mananatili kami matatag dahil kasama ka namin, Ama. Thank you for lavishing us with your love. May we love others the same way. In Jesus' name we pray. Amen and amen.